Sabi ng Department of Transportation, 80% ng 170,000 jeepney sa bansa ay mga smoke belcher at hindi compliant sa roadworthiness. Sa Quezon Avenue nga lang hanggang Agham Road sa Quezon City, napakaraming nakitang perwisyong tambucho. Ang iba walang handbrake, walang wiper, sira ang headlights at putput ang mga gulong. Ang ilang nasita, nakipagdiskusyon pa. Dapat yung lisensya ko ibibigay nyo. Teka muna. Ako muna magsasalita. Pwede ka bang magmano yun na walang lisensya? Daktak. Sige nga sir, ang papaliwanag ka. Kaya relax ka lang. Ha? Ako na nagdesisyon. Sige. Pipicture na lang, kaya naka-alarm ka na. So, pag hindi pero wala po ako sir violation. Kaya nga, wala nga, sumpena yan eh. Para sa smoke belching. Dahil walang dalang panukat ng usok ang LTO kanina, sabi na lang ang ibinigay sa mga chuper para sa LTO main office gawin ng smoke emission test. Kasi visual lang yung pan namin dito eh. Ha? So baka ma-technical kami doon, wala kaming proof na smoke belching. Pero sa visual naman, mausok na, hindi ba? May isang nahuli na hindi na nga ligtas ang jeep. 8 taon pang expired ang lisensya ng driver. I-impound po natin siya sir kasi driving without license na po siya, expired po kanyang lisensya. Ang ginawa niya sa lisensya niya, sinunog niya yung petsa, yung year sinunog niya. Pero yung date dito sa ilalim ng pangalan niya, pinirma niya, hindi niya nasunog kaya nakita pa rin. Ang tanong dito ni Transportation Undersecretary Tim Orbos, bakit nakakapagparehistro ang mga jeep na hindi naman roadworthy? Pag hinuli ka namin at nakita namin may violation ka, pero binigyan ka ng clearance sa LTO kaya ng Smoke Emission Center, mismong yun, chichikin na rin namin, investigate na rin namin. At kung makita nga may kasalanan ka, kung Smoke Emission Center ka, ay blacklisted ka. Kung ikaw ay LTO personnel na nagbigay ng clearance dyan, ay investigayin ka. Dahil sa maigting na oplan, tanggal usok, tanggal bulok, marami na raw jeep ang hindi muna bumabiyahe sa takot na matsyansahan ng oplan. Kaya sa ilang lugar tulad ng Commonwealth, may pasaherong namuti na ang mata sa kahihintay ng masasakyang jeep. We are in touch with LTO para sa mga impound at hindi papasa ng mga units. So kakausapin namin yung city bus operators this Monday para while nagko-comply ang mga jeep, yung mga bus ho natin ang iikot doon sa ruta ng mga jeeps. Nilinaw ni Orbos na hindi pa ito ang implementasyon ng modernisasyon ng public utility vehicles. Simpleng pagpapasunod lang daw ito sa roadworthy and road safety law. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.